ang pamamahalay ay sa pinang pagkakaloob ng tiwala. Hi, ako po pala si Anjudet A. Libres. Nandito po ako sa iyong harapan upang ipaliwanag kung ano ang prinsipyo ng subsidiarity at prinsipyo ng pagkakaisa. Ngunit, ano ba ang prinsipyo ng subsidiarity? Ang prinsipyo ng subsidiarity ay tutulungan ng pamahalaan ang mga mamamayan na magawa na kanila na makapagpaunlad sa kanila. Sisiguraduhin nila nito na walang hahadlang sa kalayaan ng mamamayan mula sa pinuno sa pamamagitan ng pag-aambag sa estado ng kanilang buwis, lakas at talino. Hindi paghihimasukan ng mga leader ng pamahalaan kung paano mapapaunlad ng mga mamamayan ang kanilang sarili. Sa prinsipyo ng pagkakaisa, tungkulin ng mga mamamayan ang magtulungan at ng pamahalaan ang magtayo ng mga akmang isatura upang makapagtulungan ng mamamayan mailagay sa ganitong balangkas ng prinsipyo ng pagkakaisa. May tungkulin ko ngayong tulungan ka sa abot ng makakaya ko. Tungkulin mo ngayon na tulungan ako sa abot ng makakaya mo. Tungkulin natin na magtulungan tungo sa pag-ulad ng mga ating lipunan. May ting akong kwento. Halimbawa, isang pagpababayan ng isipin ni Mang Tonyo at Aling Cora na lamang ang dapat magpatakbo ng lipunan na iasa na lamang sa kanilang mga kamay ang kasalukuyan at kinabukasan nating lahat dahil sa pagtitiwalang magaling sila. Ang lipunan ay hindi pinapatakbo ng iilan. Kailangan pa rin makilahok ng taong bayan, gawin ang kanyang gawain ng bawat isa at ibahagi ang bunga ng paggawa sa bayan. Maaring mahusay na pinuno si Tonyo, ngunit kailangan niya ng katuwang upang may sagawa ang malaki niyang proyekto. Ang totoo, hindi naman sa kanya ang kasamahan na napinuno ay hindi proyekto para sa kanyang sarili, ito ay proyekto para sa kanyang pinamumunuan. At yun lang po at maraming salamat. Manunok!